Lahat ng proyekto ni Presidente Marcos itinigil kahit yun ay para sa bayan, para sa mga taong bayan. At ganun din si Noynoy Aquino, yung lahat ng proyekto na ni President Gloria Macapagal Arroyo, itinigil din niya. Ayaw nilang maging maganda ang imahe nung nakaraang administrasyon sa kanila. Ganyan ang ugali ng mga Dilawan, ganyan ang mga ugali ng mga Aquino. Kaya kung tutuusin, ang nagpahamak sa bayan natin ay ang mga Aquino. Yung EDSA-EDSA 1 si Robin. Ako yung most uploaded. Next to Bongbong. Bakit pagiging senador ang tinatakbo mo ngayon? Bakit hindi vice president? Bakit hindi pangulo ng Republika ng Pilipinas? Unang-una, pag pangulo, kailangan mo ng kailangan mo ng matinding pondo dyan. At kung vice presidente, ganun din. And besides, ang talagang gusto ko ay maging nasa legislature ako dahil na marami lang kasi ako gustong baguhin sa ating mga batas. Okay. Kasama na rin dyan yung ating saligang batas. At magagawa yan kung ikaw ay nasa Senate. Matagal ka ng loyalista ng pamilya Marcos. Bakit ganun na lang ang bilib mo sa pamilya Marcos? Napakaganda ng pamumuno ni Presidente Marcos. Kung hindi mo nga lang, wala lang yung kanyang mga, yung mga paninira sa kanya, napakagaling ni Presidente Marcos. In fact, I believe that President Marcos is still the best president that the Philippines ever had. Okay. Kung titingnan mo yung mga basic infrastructures na ginagamit natin ngayon, ano, like NLEX, SLEX, even yung TPLEX at saka yung, Subic Highway na yan, lahat yan ay mga blueprint pa ni President Marcos eh. Okay. And no less than President Gloria Macapagal Arroyo told me this, na even yung 7 routes of LRT, ay lahat yan ay proyekto ni Presidente Marcos. Yun nga lang, at naging biktima siya ng CIA, ng Amerika, kasabwat itong mga Aquino sa pagpapatalsik sa kanya. Kung hindi, napakaunlad ng Pilipinas. Baka mas maunlad pa tayo sa Singapore. Tingnan mo yung Singapore, napakaliit na bansa, pero napakaunlad. Kasi napakaganda ng kanilang pamumuno under Prime Minister Lee Kuan Yew. Pero kung si Marcos ay hindi napaalis ng Amerika, I have to tell you this to the Filipinos that hindi yung EDSA One People's Revolution ang nagpaalis kay Marcos, kundi yung CIA at yung Amerika. Galit na galit sila kay Presidente Marcos kasi hindi na nila madiktahan. At that time, di ba, inabrogate ni President Marcos ang basis sa treaty, yung pinaikli niya yun ng 25 years. At ang nirequire niya na yung camp commander ay isang Pilipino. And after that, nagpunta si Presidente Marcos sa US Congress at hindi na i-renew ang US Basis Agreement kung hindi magbabayad ang Amerika ng $5 billion a year. Kasi ang katwiran ni Marcos noon, tayo yung naging biktima ng gera between Japan and US and yet hindi tayo tinulungan. At yung Japan na kaaway nila, eh yung pambinigyan nila ng tulong. And not only that, doon sa basis sa Japan, na American basis, nagbabayad sila ng renta. Sa atin, hindi. So Marcos demanded payment for this basis extension. Eh, nagalit sa kanya Amerika, instead of paying us $5 billion a year, ginastusan lang na lang siguro, less than 100 million ang opposition, ginastusan yung kanilang mga confetti, ginastusan yung kanilang mga rally, yung mga hamburger na binigay sa mga rally-rally nila, ginastusan yun, and then kinidnap nila si Presidente Marcos. Para dalhin sa Hawaii. Actually, ang yung helicopter na nagsundo kay Marcos sa Malacañang, it's not even a Philippine Army helicopter, but it is a US Army helicopter which came from the US Embassy. Paano mo maikukumpara? Dahil sinabi mo, ang ganda na ng ginawa noong panahon ni Pangulong Marcos pagdating sa infrastructure. Ngayon naman, ay meron tayong build, no? Parang itinuloy lang ng Duterte administration. Tinuloy. How would you compare administration ng dating Pangulong Marcos and now, itong kasalukuyang administrasyong Duterte? Parehong maganda. Okay. No? Actually, ako ay, kasi ako Duterte supporter din ako eh. No. Napakaganda ng build na yan. And in fact, yung tinatanong nila na ipagpapatuloy daw ba ni Bongbong Marcos yung proyekto ng mga infrastructure niya. Of course, kasi nandiyan na yung budget eh. We have the government has allotted already around 600 billion pesos for the completion of these projects.
and it was already approved dun sa GAA natin. Oh. So hindi naman pwedeng itigil mo yan eh. Yung mga Aquino lang naman ang may ganyang ugali na yung projects ng nakaraang administrasyon, tinitigil nila. Dahil kasi ayaw nilang maging pogi yung nakaraang administrasyon. Eh hindi naman ganyan si Bongbong Marcos. Hindi naman yan hangad na huwag maging gwapo si Presidente Duterte kaya hindi itutuloy yung mga proyekto. Mm-hmm. Eh ang mga Aquino, ganun sila. Lahat ng proyekto ni Presidente Marcos itinigil kahit yun ay para sa bayan, para sa mga taong bayan. Uh-huh. At ganun din si Noynoy Aquino, yung lahat ng proyekto na ni President Gloria Macapagal Arroyo, itinigil din niya. Ayaw nilang maging maganda ang imahe nung nakaraang administrasyon sa kanila. Mm-hmm. Ganyan ang ugali ng mga Dilawan, ganyan ang mga ugali ng mga Aquino. Mm-hmm. Kaya kung tutuusin, ang nagpahamak sa bayan natin ay ang mga Aquino. Mm-hmm. Yung EDSA-EDSA-1 na yan. Alam mo ba, ang hangad lang naman noon ng RAM is reform the armed forces. Mm-hmm. Yung mga katawalian na sinasabi nila sa armed forces noon, yun lang naman ang gusto nilang i-correct. Mm-hmm. Hindi naman nila nais na tanggalin si Presidente Marcos eh. Kaya lang, nakialam itong Central Intelligence Agency at ang United States mm-hmm. na ialisin si Marcos. Mm-hmm. They took advantage of the EDSA-EDSA mm-hmm. Fake People Power Revolution, which was supported by Cardinal Sin and the Yellows and the Communists. Hmm. Kaya nangyari yung EDSA-EDSA-1 na yan. Actually, yung EDSA-1 na yan ang pinakamalaking kapahamakan na nangyari sa ating bansa. May mga nagsasabi dito, kapag mananalo si Bongbong Marcos ngayon, namamayagpag sa mga service attorney Gadon, ang ikinatatakot ng ilan, baka baliktarin yung kasaysayan. Hindi baliktarin yan. Ang nangyayari dyan, gusto nating iwasto ang kasaysayan. Mm-hmm. Ano bang sinasabi nila ng revisionism? Mm-hmm. Si Ninoy Aquino na isang traidor, founder ng NPA, komunista at traidor sa bansa, ginawa nilang hero, ginawa nilang bayani. Yan ang talagang historical revisionism. Mm-hmm. Pero yung i-correct natin yung history, hindi yung revisionism, we are just correcting the history. Uh-huh. Oh, ang tatanga nitong mga yellows na ito. Uh-huh. Isipin mo, gawin nilang bayani si Ninoy, ay traidor sa bayan yan. Siya ang numero unong traidor. In fact, co-mastermind ni Joe Masiso yan sa pagbomba ng Plaza Miranda. Oh, lumabas na ang totoo ngayon uh-huh. na sila pala ni kagagawa ng pagbomba ng Plaza Miranda pero isinisin nila kay Presidente Marcos. Uh-huh. Oh. At sinasabi nila yung mga human rights violations daw. Uh-huh. Eh, yung 5,000, more than 5,000 NPAs who wanted to surrender, eh pinagpapapatay nila Joma dahil nga ayaw nilang lumabas na may sumusurrender na NPA. Mm-hmm. Pero at that time, nung bago matapos ang termino, bago umalis si Presidente Marcos, wala na halos ang NPA, no? Konting-konti na lang. Pero dahil kasi pinakawalan ni Cory si Joma Sison at saka si Bernabe Boscaino at yung ibang mga leader ng mga komunista, eh nabuhay muli ang NPA. Mm-hmm. Real talk, ganun po talaga ang nangyari. Kasalanan po lahat ni Curicong kung bakit lumakas ang pwersa ng NPA. Noong panahon ni Apulakay, pawala na yung ano nila, yung pwersa nila, paubos na. Noong naupo po itong si Curicong, pinakawalan niya yung mga leader ng NPA. Yun, kalaunan, naging problema rin sila nitong si Curicong. Dapat wala na dapat yung problema na yan eh. Ang may kapahamakan talaga dyan, si Cory. Okay. Maganda itong napag-uusapan natin, Attorney Gadol. Pero anong nakikita niyo sa Pilipino ngayon? Nakikita mong pag-asa at yung nakikita mo naman, natakot o ka ba? Ang mga Pilipino ngayon ay namulat na sa more than 30 years na panluloko, pang-brainwash, pang-indoctrinate ng mga Aquino at ng mga Dilawan at ng Amerika. Namulat na ang kanilang isipan na naisip nila na tama nga na si Presidente Marcos pala ay hindi dapat minaalis. Kaya gusto nilang ibalik ang isang Marcos sa Malacanang. Noon nila, ngayon nila napag-isipan na talaga pa lang ang pag-asa ng Pilipinas ay pagpapatuloy ang advokasya ni Presidente Marcos. In fact, ang mga rallies namin, napakarami ng mga tao. Sa motorcade pa lang, hinahamon ko nga sila yung kabilang kampo na mag-motorcade sila para makita nila kung lumalabas ang mga tao. Mga nakikita kong video sa mga motorcade, yung mga pinupuntahan nila, walang mga tao. Ilan-ilan lang. So, ibig sabihin nun, manhid na ang taong bayan sa issue ng Ilgatenwell, human rights violation. Oo. Wala na. Wala na yan. O, alam mo lang, Aljon, kung makikita mo yung mga tao sa mga rallies namin, hindi hinakot yan, hindi binayaran. Pero makikita mo yung talagang taus-puso nilang pagsuporta kay Bongbong Marcos. Dahil kahit umuulan, napakainit ng araw, nandun sila, hindi sila umaalis. Daan-daang libo yan ang pumupunta sa mga rallies namin, ng mga hindi hakot. Hindi kagaya ng kabilang kampo ng Pink.
naghahakot sila. In fact, yung as far as Isabela na rallies nila, hinahakot nila yung iba dito sa Metro Manila. Bas-bas na dumarating doon. Kaya ginahantay nila, sinong i-endorso na presidente ng Pangulong Duterte? Well, i-endorso niya ba si BBM? I do not speak for President Duterte. Pero may narinig ka ba? Eh, ano na rin yun eh, it's implied because yung PDP, alalahanin natin, ang chairman ng PDP is President Duterte. And the PDP has already announced their support to Bongbong and Sara. So, ganun na rin yun. Okay. Hay na nga no, mga kababayan, patikim pa lang po yan. Dito na po natin tatapusin ang ating video kaugnay dyan sa interview na yan ni Atty. Larry Gadon dyan sa may chatroom. Dyan sa may programa ng PTV, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. As always, magkaisa po tayo, mahal natin ang Pilipinas. Peace!